Inamo na po ay mahigit 20 bahay sa barangay Barangka, ibaba sa Bandaluyong City ngayong gabi. Pansamantalang nanunuluyan sa multipurpose center ang mga naapektuhan ng sunog. At live mula sa Bandaluyong City, saksi si Chino Gaston. Chino! Iyan, Vicky, umabot nga sa mahigit 20 bahay ang natubok ng apoy dito sa barangay Barangka, ibaba sa Bandaluyong City, pasado alas 7 ng gabi. Sa larawang kuha ni Hugh Cooper na si Len Hau, kitang-kitang apoy sa mga bahay sa tabi ng Pasig River sa bahagi ng barangay Barangka, ibaba sa Mandaluyong City. Makikitang nasusunog din ang isang poste ng kuryente. Sa kuha naman ni Hans Bossard, makikita rin ang nagliliyab ng mga bahay. Pasado alas 7 ng gabi raw, sumiklab ang sunog. Kanya-kanyang buhat ng mga balde mga residente para tumulong sa mga bumbero. Masikip kasi ang pasukan sa komunidad, kaya hirap ding mapasok agad ng mga fire truck. Hindi lang iwanan. Anong ginawa ng mga tao? Nagtakbuhan? Nagtakbuhan pa po na rito. Kami naman sumugod doon kasi nagbuhos kami ng tubig. Pinasa namin ng tubig. Ayon sa mga bumbero, pasado alas 8 ng gabi nang maideklarang fire under control ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Pasado alas 9 na nang naideklara itong fire out. 20 hanggang 25 bahay ng umano'y mga informal settlers ang nasunog. Ang danyos, tinatayang aabot ng 200,000 piso. Pansamantalang manunuluyan muna ang mga nawalan ng tirahan sa multi-purpose center ng barangay. Inaalam pa ng mga investigador ang totoong sanhi ng sunog. Eh medyo nahirapan tayong pasukin, no, kasi maliit yung daanan. Tsaka yung sa likod niya kasi ilog na eh. Medyo makitid yung iskinita. Igan, Vicky, sa kabutihang palad ay walang nasawi o naipaulat na nasugatan dito sa sunog na nangyari sa Mandaluyong City, bagamat nagbabala ang mga bumbero sa ating mga kababayan na dahil sa tindiraw ng init ng panahon ngayon ay napakabilis daw magliyab at kumalat ang apoy, lalo na sa mga bahay na gawa sa light materials. At live mula rito sa Mandaluyong City, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.